Narito na ang PTV Balita ngayon. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na imbestigasyon ng National Kidney and Transplant Institute hinggil sa umano'y insidente ng organ trafficking. Kinumpirma ng NKTI na isang nurse nila na sangkot sa naturang krimen ang hinahanap pa rin ng National Bureau of Investigation. Sinasabing ang naturang nurse ay gang leader ng tatlong sospek na naaresto kamakailan sa Bulacan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mayroon nakuhang donor ang mga nahuling sospek at pinangakuan ng 200,000 piso. Matapos makuha ang kidney, ang ilan sa kanila hindi na binayaran. Samantala, pinag-iingat naman ng NKTI ang publiko sa mga transaksyon at mga individual na nagpapakilala o manong empleyado ng ospital. Nahaharap sa kasong qualified human trafficking ang mga sospek. Nagbabala ang Department of Health sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Sa datos ng DOH noong June 29, tumaas ng 30% ang kaso ng dengue. Mula 6,323 na kaso noong May 19 hanggang June 1, umabot na sa 8,246 ang naitalang kaso noong June 2 hanggang June 15. Sa kabuuan, nasa 90,000 na ang kaso ng dengue sa buong bansa. Mahigit 200 tao naman ang nasawi. Ayon sa DOH, dapat sundin ang 4S o Search and Destroy, Self-Protection, Seek Early Consultation at Support Fogging, Spraying upang maiwasan ang dengue. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.